ito yung mga naka-afford. Nag-rent kami na for 600 baht. So, kayo, we extra. Pagkakita na namin. So, yung kanya kami ang naka-uwi kami. Sa mga yung city at saka yung amin ko sa naman. Pagpunta kami sa Wat Huay Mongkol. Sa yung mga may this is for my birthday. Happy birthday to you. Thank you, Sakya. Bye-bye. Tingko sa Gucci na bag. Dali! Ito na yun, now it's baka maraming. Oo. Mahulog ako sa labas. Sa katakot ako. Garang naman. Hindi ako sanay. Yung sa contrary, di mo naman iba. Sa better, di mo back right ko. Diba? So ito na nga mga ka-40, share ko lang habang tayo ay nagpabiyahe. Enjoy mo muna ang scenery para malibang kayo. Ang Wat Huay Mongkol Temple Complex ay 15 kilometers west ng Hua Hin. Mga 30 minutes away if mag-taxi or tuktok kayo. I-book nyo na yan from your hotel or accommodation kasi medyo tricky mag-travel doon. So depende sa usapan nyo ng driver, kaya galingan mo ka-40s. You got this! At ang tanong, bakit nga ba very popular sa mga Thai and tourists ito? Mamaya check ako sa inyo. So ito na nga mga ka-40s, yung Wat Huay Mongkol na punta na natin 10 kilometers from downtown, 1 a.m. So nakaka-10 minutes na kami, wala pa kami doon. Ang update namin kay mamaya. So, nandito na tayo sa Wat Huay Mongkol. Hala, bakit parang close? Sabi niya, okay. Ang tao. Ang sarado. So, ito na nga mga ka-40s. Nandito na po tayo sa Wat Huay Mongkol at walang katao-tao, kami lang yata ang tao dito. My goodness. Pero meron mga kalakuan pa lang. Show ko sa inyo. Ayan. So, titingnan muna namin kung magkano yung entrance. Supposedly meron parang 99 pesos or 50 baht. Pero walang naniningil. So, titingnan muna namin. Yan lang, explore namin. So, ito na nga mga ka-40s, ang Wat Huay Mongkol Temple Complex ay isang parke na may lawak, talon, batis, tulay, mga pavilion, mga kainan at maraming malilim na lugar. Bongga dito magpahinga ng ilang oras mga ka-40s. Kaya lang nagmamadali kami. Makikita nyo sa magkabilang parte ng higanteng ribulto ay may malalaking elepanteng gawa sa kahoy. Ang mga lokal ay naglalakad paikot sa ilalim ng tiyan nito para humingi ng pabor para swertihin. Ang complex ay may Buddhist temple, may ribulto din ni King Taksin the Great na nakasakay sa kabayo at mga tindahan ng anting-anting ng Buddhist. So ito na nga mga ka-40s. Ang higanteng ribultong ito ay isa sa pinakasikat na monghe na si Luang Portuag. Ito ay may taas na 12 metro at may lapad na 10 metro. Ito ay sikat sa bansang Thailand. Bumibisita ang mga Thai dito upang mabigay respeto kay Luang Portuag.
at para humingi ng pabor, swerte, magandang kalusugan, kasaganahan at kaligayahan. Habang tayo naglilibot-libot, masasabi ko na payapa ang kapaligiran, mga ka-40s. It's worth a visit. If bet mong pumunta dito, weekdays ang piliin mo, di madaming tao. Iwasan ang weekends at Thai public holidays kung ayaw mong mag-amoy baktol. So ito na nga mga ka-40s. Si Luang Per Tuod or Tuat, nabuhay mga 400 taon sa Timog Thailand. Naging sikat siya sa bansang Thailand dahil sa mirakulong mga ginawa niya. Maniniwala ka bang ginawa niyang tubig tabang ang tubig alat sa maraming pagkakataon? Ano sa palagay niyo mga ka-40s? Comment below! At last na to na kuda ko mga ka-40s. So ito na nga. Kaya ang mga Thai people ay gumagawa ng mga anting-anting na maimay nito ni Luang Per Tuod. Naniniwala kasi sila na may angking protection ito lalo na para sa mga natural na sakuna katulad ng tsunami, pagbaha at aksidente. Naniniwala sila na ang mga sinuunang anting-anting ay makapangyarihan at walang katumbas. Very educational ba? Yun lang. So yun na mga ka-40s. Natapos na ako mag-share kung ano alam ko tukol sa Wat Huay Mongkol. For now, tapusin natin libutin ang kabuuan ng complex. And hopefully, mag-enjoy kayo sa video ito. If you have questions, please let me know. Just comment below.
aking is this, at least this.